Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang katotohang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo ring Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sama sana at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Capanali, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kabanalig ang ating Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, araw ng Huwebes, 21 sa buwan ng Nobyembre, taong 2024. Ang oras ay inihatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Available at Shopee, Lazada, TikTok at JMR Marketing Online Shop. Also available at Veritas Truth Shop. Para sa mga kapanalig nating overseas Filipino workers, mga kababayan nating mandalakbay sa labas ng ating bansa, inihahandog ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, saan mang dako ng mundo at anumang oras sa inyong kinaroroonan, ang Healing Mass sa Veritas. Ang mga Healing Masses sa Veritas ay sumasa inyo sa wikang Filipino na masasaksihan tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi, kasama ang ating mga healing priests sa gabay ng Birheng Maria, maaaring mag-alay ng mga mass intentions at love offerings para sa mabuting kalusugan, paggabay, misa pasasalamat, misa para sa kaluluwa ng mga yumao, at iba pang mass and prayer intentions. Bisitahin lamang ang aming website, veritasph.net. Maaari ring makipag-ugnayan sa pamamagitan ng Facebook page, DZRV846, o magpadala ng mensahe kay Brother Jeffrey Austria ng Veritas Religious Department. Healing Mass sa Veritas. Saan man sa mundo, ang mga kababayan nating Pilipino, kasama nyo ang inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumain nyo ang katotohanan. Tinig ng Diyos ang ating kailangan. Veritas 846. Makinig! Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan
at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapanalig. Tayo po'y nanyayahan sa ating Healing Mass sa Veritas. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas 846 ang lahat ng mga intensyon para sa misang ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng mga mahal nating namayapa na, gayon din ang mga panalangin ng ating mga Eucharistic Advocate. Ngayon po ay paggunita sa pagdadala sa mahal na Birheng Maria sa templo ang ating pong punong tagapagdiwang ay si Reverend Father Robert Leus, CJM. Tayo po ay nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling ng iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pakindapating matumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang kasulatang nakalulo na hawak sa kanang kamay na nakaluklok sa trono. May sulat ang magkabilang panig nito at may pitong tatak. At nakita ko ang isang makapangyaring anghel na nagpapahayag ng malakas. Sino ang karapat-dapat na sumira sa mga tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon? Ngunit walang nasumpungan sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbubukas at makatitingin sa nilalaman niyon. Buong kapaitan akong nanangis sapagkat walang natagpo ang karapat-dapat. Kaya sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang manangis. Tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Juda, ang anak ni David, ang siyang nagtugumpay at may karapatang sumira sa pitong tatak at magbukas sa kasulatang nakalulon." Pagkatapos, may nakita akong isang kordero
na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong napaliligiran ng apat na nilalang na buhay. May mga bakas na nagpapakilalang pinatay na ang kordero. Ito'y may pitong sungay at pitong mata na siyang pitong espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong sanlibutan. Lumapit ang kordero at kinuha ang kasulatang nakalulun sa kanang kamay na nakaluklok sa trono. Nang ito'y kunin niya, nagpatira pa sa harapan ng kordero ang apat na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda. May mga hawak na alpa ang bawat isa at may gintong mangkok na puno ng kamanyang. Ito ang panalangin ng mga banal. Inaawit nila ang bagong awit na ito. Ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatang nakalulun at sumira sa mga tatak niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong kamatayan ay tinubos mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. Ginawa mo silang isang liping maharlika at ang mga saserdote para maglingkod sa ating Diyos at sila'y maghahari sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangapagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Sa tagumpay na nata mo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Ginawa mo kaming pari isang maharlikang lipi. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid?" Tinuturo niya ang kanyang mga alagad at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit, ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayon po sa doktrina Kristiyana, ang kapistahan po ngayon ay sinimulang ipabigdiwang mula noong ika-anim na siglo at nakaugat sa tradisyon ng simbahan at mga apostol. Ang kapistahan ito'y gumugunita sa paghahandog ni San Joaquin at Santa Ana sa kanilang panganay.
Ito rin ay gumugunita sa kusang loob na paghahandog ng sarili ng mahal na Birheng Maria na pinaglihing walang bahid kasalanan mula sa unang saglit ng kanyang paglilihi. Ipinapaalala nito sa atin ang katangian ng pagsunod ng mahal na Birhen, puo, kusa at may saya tulad ng tugon ni Yaki Arcangel Gabriel nang ibalita sa kanya na siya'y maglilihi sa anak ng kataas-taasan. Inialay ni Maria ang kanyang buong buhay mula pagkabata sa paglilingkod sa Diyos at sa pamumuhay sa grasya ng Diyos. Papaano po tayo maghandog o mag-ayon ng sarili sa ating Diyos? Buo po ba? Kusang loob? O may kasiyahan tayong nadarama? O napipilitan lang ba? Narinig na naman natin kung sino ba talaga ang tamang modelo o halimbawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Walang iba kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Mula pa sa paglilihi sa kanya hanggang sa pakita sa kanyang Arcangel Gabriel na nagsabi siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki hanggang sa sumapit ang kaganapan ng misyon ng ating Panginoon ang ibigay ang kanyang nag-iisang buhay para sa atin sa krus at ang maging ina ng lahat. Sino nga ba ang hindi makakakilala sa iisang babae sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo? At sinamantala ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo ngayon ang pagkakataong ituro ang katotohanan na ang sino mang namumuhay ng naaayon sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban ng kanyang Ama ay kanyang pamilya. Tayo ay pamilya ng Diyos at kapatid ni Jesus kapag sinisikap natin gawin ang kalooban ng Diyos at makita sa ating pamumuhay ang kaharian ng Diyos. At ang isang matibay at konkretong patotoo o halimbawa ay walang iba kundi ang ating mahal na Birhen, ang kanyang naging buhay, ang kanyang naging pagsunod, ang kanyang naging pagtitiwala. At hindi ito nawala ng kabuluhan dahil naibigay sa kanya ang nararapat bilang ina ng tagapagligtas. At ito po yung patuloy na hamon sa bawat isa sa atin. Nasaan na tayo sa pagiging pamilya ng ating Diyos? Pamilya lang ba tayo sa salita? O pamilya tayo dahil ang sinusundan natin ay ang halimbawang na mahal na Birhen at ang buhay natin ay ang mga turo't aral ng kanyang anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo? Kung tatanungin po tayo ng Diyos ngayon sandali, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? Maituturo ba niya tayo katulad ng mga alagad at masasabi sa atin, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit, ang siyang kong ina at mga kapatid. Tayo po makakasagot base sa kung paano tayo mabuhay at sumunod sa kalooban ng ating Ama. May pagkakataon at panahon pa tayo maghandog at mag-alay ng ating buong puso, isipan at buhay sa ating Diyos. At magmadali po tayo. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, maging gabay sa atin ang lahat ng halimbawa ng ating mahal na Birhen dahil walang ibang nag-alay at sumunod ng buo, kusa't may kagalakan, kundi ang ating mahal na Birheng Maria na nagsabing, ako'y alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin, ayon sa wikang. Sa araw na ito, sa pagunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipakalob sa atin ang biyay ng pagiging bukas loob sa pag-aalin ng ating buhay sa Diyos. Ang ating pong itutugon, Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, ang aming ina. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo naway dinggin ang tinig ng Diyos sa nananawagan sa lahat upang maging banal.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang halimbawa ni Maria naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. Ang mga yumao naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng ating matuwid na pamumuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, baguhin mo kami upang maging katulad ni Maria, aming ina. At sa sandali pong katahimikan, ibulong po natin sa ating Panginoon ang ating mga pansariling kahilingan, lalong-lalo na ang kahilingan ng miyembro ng ating pamilya. Panginoon, pagkaloob mo na kami tulad ni Maria ay tumugon ng pagsang-ayon sa iyong kalooban at tuparin ito sa aming mga buhay. Hiniling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana, sana, sa kaitaasan, sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kayo mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Ernesto na aming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa ng mahal na Birheng Maria ni ng Diyos, kay isa ni San Jose, ang kanyang kalis ni Nisang Esposo, kay isa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, mapalad ang mga inunyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa Mahal na Birhen
at pagtulad namin sa Kanya ay magpagpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalubong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga yumao. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw ang dahilan ng aming pag-iral at sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob mo kaming nananalangin sa Iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming banal na kapatid na yumao na sa daigdig na ito at nananatiling na sa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karamihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Ilayo mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana sila ang iyong kaluwalhatian, kadakila at pag-ibig sa wakas. Hiniling po namin to sa pamamagitan mo kaisa ng pagkakandili na mahal na inang si Maria at isa ni Jose ng patron na mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Patalastas po, tayo po'y magkakaroon ng Misa Triduum na magsisimula sa November 21, araw ng Webes, para sa dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Jesucristo sa salibutan o Christ the King sa November 24, araw na Linggo. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention at kaluluwa at mas-sponsor a love offering, tumawag lang po sa Religious Department number 9-8925-7931 local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at maging Veritas Eucharistic Advocate. Hanapin lamang po si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig, at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Reverend Father Robert Leo CJM sa kanyang pangunguna sa ating Healing Mass sa Veritas. At pinasasalamatan din po ng inyong kapanalig na himpilan ang ating mga Eucharistic Advocate, sina Tita Nova and Family, Besling College of the Philippines, Marilyn Alarilla and Family, General Iluminado and Maria Elena Aragon and Family, Rogelio Calilio Sigo and Family, Rustica Mercado and Family, Rogelio Mercado and Family, Rodolfo Mercado and Family, Turla Valbuena Family, Luisito Nieto, Fortunato Nieto Sr. and Lauro Tuason Jr.
Alexis Vito and family, Alejandra Bernaldez, Alfredo Megolio and family, Alfredo Clemente Jr., Alana Guerolia and family, Ana Limaring, Andrea Astudillo, Angelo Nino Batoo, Nana Belenose Bora Jr. and family, Antonio Resencia Turla Between, Antia Jean Rosales, Anton Miguel Rosales, Attorney Paul and Mrs. Maria Cristina Ismael and Mr. Demetrio Ledesma, Attorney Joel Ofilan and family, Arceli and Renato Pangan, Andrea and family, Rosales family, Bernadette Acosta, Bernardo Estelita sa Horda and family, Bautista family, Carolina Martin Inares and family, Michael Talent, Carmelita Villanueva, Carolina Lanes, Capistrano Garcia family, Cecil Gico Bautista, Celerina Lafrades and family, Chona Cunanan and family, Concepcion Manalang, Corazon del Valle and family, Corazon Pasco and family, Corazon and Angelito Batoon and family, Cristina Ortiz Rosales, Dr. Mar Dolores and Mark Mangona, Doctora Martina Pagaduan, Doctora Melitza Campos Cruz and family, Edgar and Eliana Cruz, Elernie Siringa Nacorda, Elizabeth David and family, Elmer Araraca, Perry Cortiz, Erlinda Mangiat, Feman Dokdok and Telma Mangiliman, Filomena Ortiz, Flor Delisa Fernandez Nicolas and family, Florian De Los Santos Fulache and family, Francisco Evangelina Fable and family, Francis Lim, Frank and Letty Magboo and family, Hilaria and Elaine Chan and family, Hizon's Catering, Isabel Tananzaldo and family, Isagani Tan and family, Irene Sanchez, Indon family, Jaime Jimenez and family, Jeline de la Cuesta and family, Jesus Aduesa Sabater, Jessica Mee Cruz, Josefina Lopez Montano and family, Josine Edwin Penticas and family, Judge and Mrs. Noli C. Diaz, Julieta Pua and family, June Valbuena Photography, Krishna Mangiat, Leonora De La Rosa and family, Taperla family, LRT Decor Products, Leverly Tanchuan and family, Lilibet Bagisa and family, Light of Love Events Place, Linda Descaliar, Lito and Chat Cahulis and family, Lucila Hernandez Kiru, Luisito and Alma Kiambao and family, Luz Biminta Gonzalez, Magdalena Susana Ventura and family, Malin Catherine Mangiat, Maria Erin Arans, Marcela Cardo Digna, Francisco Reyes and family, Maria Carla Mangiat, Maribel Abel Cruz and family, Adrian, Carol, Kate, and Bea Castaño, Matthews Victor and Alexander Theodore Abel Cruz, Maynard Mangiat, Pario Lourdes Concepcion, MD, Maria Rosario Manalang and family, Melissa Morales Garcia and family, Melissa Ortiz, Melvin and Ellen Atindido and family, Mon and Renella Alba and family, Mrs. Tessiting and Calvin Jesvin Jessiting San Diego and family, Mr. and Mrs. Aaron and Sheila Valdivia, Mr. and Mrs. Fred Ferrer and family, Mr. and Mrs. Eduardo and Maria Lourdes Sicat and family, Myra Lorenzo and family, Nathaniel Pascual and family, Nati Montaliana and family, Natividad Garcia, Norma Cabrobes and family, Oasis Manila Events Place, Paolo and Isa Santos and family, Peña Redondo family, Projun Turla and family, Ramon Chua, Ramon and Rosario Gabaldon and family, Raul Ortiz, Remedios Coed Sons, Rodelito and Janet Manalo, Romualdo Salazar, Rowena Ramos and family, Sicho Elena Events Place, Sister Linda, Sol Bulaong Acuña and family, and 1 Ounce Trading, Sonny Go and family, Susan Cadiz and family, Charlie Lupinario, Teddy Castillo and family, Teodoro and Lily Gaturian and family, Teresita and Donald Joseph Reyes and family, Uldarica Barrientes and family, Vivian Enriquez, Virginia Avila Samonte, Winnie Castellon family, Zenny Canlas and family, Zoe Marie Pascual and family, Bobadilla and Burgos family, Eli Ledesma and family, Art and Divine Baldinaro, Larry and Evelyn Andan and family, Nancy Rose Melo, Degulacion, Rosanelio Gaturian and Brigida Hook, Roland and Evelyn Capco Cabangon, Angel Carmen Citan, Dorothy Tonko, Bayani Nora Ramos and family, Attorney Santiago Hernandez and Glenda Cruz, Corazon Reyes Garcia, Angelina Valerio Padilla, Florencia Ramos Hernandez, Sri Santos Lapas, Elizabeth Ignacio Laig and family, Leopoldo Montalban Jr. and family, Lola Cecilia Puno and family, Evangeline Marisales and family, Leonor Tabeta, Pedro Tabeta Jr., Dudy Gumila, Alex Antony Madrid and family, Benilda Cabardo and family, Broadcast World Philippines, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Camangon, Borlongan, Oseño, Bautista and Carpio family, Carmelita Hau and family, Carmelita Milet Vergara Ocampo and family, Christina Agnes Dumlao and family, Carmen Pandillo, Virgilio, Bernardo, Susan, Leonardo Pandillo and household and special intention of Bernardo Katigba, Concepcion Morales, Corazon Ramos and family, Oscar and Chrissy Francisco and family, Christina and Beaumont, Dale and Dea Isma, Dr. Lolita Fandielan and family, Edita M. Vicente and family, Emelita De Jesus, Engineer Renato and Solid de Guzman and family, Herminda Nalangan and family, Erlinda Mejia and family, Faye Isaac, Ferdy, Cora, and Eman Fernando and family, Francisco School of Makati, Nanita Iglesia Orocio, EU Heights Marketing and Sale Corporation,
po bayanin Jada Nairine Cruz and Fenina San Jose, Jason Lolan Chuapocon family, Deon Marian Paranpan and family, Leonardo Nemerita Rivera, Lourdes Yoro Gibbon family, Marianita Rishon, Monica Peralta, Maricel and Linasian family, Mary Heidi Chusi and special intention of Susan Katakutan. Marina Salen family, Maureen Rose and Patricia Valerian family, Mayet Del Rosario and Army Sources Incorporated and family, Mercedes D. Ramos and family, Moises and Angelita Morales, Ms. Desin Chakelin family, Mr. Alfonso Sepetran, Rafaela Magpantayan family, Ramon and Loretta Villanueva, Rodora de la Pastores and family, Ricardo Esther Commercial Center, Rodrigo and Josephine Valimento, St. Ferdinand Medical Arts Building, Susan and Grace and Rolia Clavea, Tayon Chemicals and Services Incorporated, Victor and Maynang Morales, Grace Asuncion Ojeda, Norma Henonangan, Marina Vigonte, Elisa Chua Chu, Carmen Cruz, Josephine Salangsang and family, Gloria Pernes and family, Juanita de la Paz and family, Bess Samson and family, Eduardo Fermalino, Corazon Jose and Milet Jose, Nenita Bacual and family, Shelo Borlasa Alahar and family, Landayan family, Teresita Rodriguez, Aiko family, Monica, Eddie and Margie Torrefranca and family, Isabel Hugo Antonio, Grace Aguilus, Cherry Vitanes, Carmen Ramoy, Edita Aldaba, Isabelita Ramos, Remedios Inyar and family, Renato and Audrey Lapitan, Trinidad Castro, Mr. and Mrs. Charlie Garces, Galiluyo family, Abilin Bartolome and family, Silvia de Guzman, Concepcion Alamin Reyes, A.A.L. Arilla Construction Company, Leo Mario Jose and family, Teresita Avila Roy and family, Lourdes Marasigan, Noemi and Gregorio Lanes and family, Maria Luise Martinez and family. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kapanalig, sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating Healing Mass sa Veritas. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa inyo na makinig sa ating himpilan at manood sa ating Facebook live streaming at YouTube para sa mga karagdagang balita at impormasyon, higit sa lahat ng pagdiriwang ng Healing Mass sa Veritas, araw-araw tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Abangan din po natin ang misa mamayang alas 12 ng tanghali na pangungunahan ni Reverend Father Miguel Luares Condes o Carm at mamayang alas 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Reverend Father Dave Bao. Maraming salamat din po sa mga kasama kong naglingkod sa misang ito, sina Sister Eden at Brother Roy Mark, at sa Veritas Technical Production Coordinator at Social Communication Team at Religious Department kasama si Binibining Rene Jose, Ali Maynahe, Homer Viray, Jeffrey Austria at Bong Doroteo. Abangan po natin ang susunod na programa ang Veritas Pilipinas kasama si Nanay Jing Manipo Lansona. Ako naman po ang inyong kapanalig, Shedrick Angelo Garcia, na bumabati ng isang mapagpalang umaga at sumainyo ang katotohanan. Pagbalain ka, kapanalig. Veritas 846. Makinig!